Maine Mendoza as a vlogger. Yes. Welcome to DNA, I'm Dawn. My name is Alex and we are the Dupaya siblings. Yes, look ho, nakakaaliw naman sana kung tinuloy-tuloy ni Maine Mendoza ang pagka-vlogger niya sa YouTube. Yes, if you are to watch niya yung mga content, siya talagang nakakaaliw, malatap, smash pa rin, at sobrang nag-generate talaga ng maraming views. Yes, ay hindi ko lang talaga maano, siguro because of her busy schedule, kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pag-upload ng mga videos niya. The last upload was 3 years ago. 3 years ago, and she started vlogging actually 7 years ago, so that was around 2012. Yes, at doon niya pinakita, pati yung mga sitibo pa niya ng 18 siya, kahit hindi pa po siya lumalabas sa Itbulaga. Talagang ano na, mahilig talaga siya mag-post sa mga videos niya na very funny at nakakaliw. Currently, yung YouTube channel ni Maine ay may 233,000 subscribers. Meron din, nag-generate din ng mga million views yung mga ibang mga contents niya. Yes, ang tanong dyan, bakit hindi niya tinuloy? Of course, kapag ikaw ba naman, wala ka lang ang oras masyado. Kasi sobrang busy ka outside, sa outside world. Kasi nga, mas kailangan ka ng tao. Kasi nga talagang siya yung parang nagbibigay saya at talagang nagpapaismile sa mga tao. Nakagalad natin na nag-enjoy kay Maine Mendoza. Yes, definitely right kasi yung mga projects ni Maine Mendoza. Like, ang dami niya mga products na ina-endorse. May Itbulaga siya. At yes, marami pang iba, like may mga movie projects, ganyan. Kaya siguro, she couldn't find a time na mag-vlog na. Pero, mas maganda sana kung masagot din ni Maine to, kung bakit niya tinigil talaga ito. Now, wala siya masyado time siguro sa pag-i-edit, wala siya time masyado sa pag-ano niya. Kasi araw-araw naman natin siya nakikita. Yes. So, diba? Siya nga tawag na ang babaeng hindi malalaon. Yes. At meron naman siyang bagong mina-endorse ngayon na Vivo 17. Kailangan po natin bilhin yan kasi napakaganda po nun. So talagang, naman makikita talaga na she's so busy. Okay? And we also know that she's really an ineffective endorser kasi nga sold out ng Vivo 17. Oh my God. O diba? Yung sa mga pre-order, alam ko na sold out na po siya. Pero sa mga tao naman, mga fans niya na nag-subscribe kay Maine Mendoza at saka sa mga hindi pa nag-subscribe, puntahan niyo po yung channel niya. Sobrang nakakaliw po. Okay? So, she has only 36 videos though. Yes, opo. Pwede niyo po puntahan yung channel niya. Nakakaliw pa rin po yung mga videos niya sa mga hindi po nakakaalam na may YouTube account po si Maine Mendoza. Tama. Yes. And we just hope and pray na someday maging vlogger siya at sana makipag-collaborate yung isa kanya. Siguro naman kung naging vlogger siya, alam mo, she does not want to compete naman sa mga ibang vloggers din. Of course. Alam naman natin talaga, baka nga mag-subscribe si Maine Mendoza. Diba? Talaga maraming aabang sa kanya dyan. Dahil na nga nakikita natin siya araw-araw. So ngayon sa YouTube naman niya is kahit pa paano, pwede natin balikan yung mga nakaraan na nakakatuwang panoorin. Yes. Yes. Dahil mga road trip niya doon, ano? Well, sana nga matuloy pa rin, ipagpatuloy pa rin niya pagiging vlogger niya sa YouTube kung meron siyang oras niyan. Uh-huh. Okay. Anyway, thank you so much for tuning in. Don't forget to share, like, and subscribe. And we'll see you again soon.